Tetesin ko po. At kaya ko. Pero pag hindi ko na kaya, wala na po ako mga kawa. Para mabuhay, dumidiskarte si Kuya Rafael kahit maliit lang ang kanyang kinikita sa pagtitinda ng basahan. Ang importante para sa kanya ay makaraos. Sipag nyo naman, Tay. Siyempre, paparin ko kain. Hindi ako mag-ayos. Mabili kong gamit. Wala akong mabili. Namamatay ko. Ano ang sakit nyo? Kasi walang boses. Tsaka, hika. Hinihika kayo? Sobrang hirap. Kapag wala ako, may sakit ako. Nagawang ko. Ayan, Kuya Rafael, ito po mula sa serbisyong bahay ni Tatay Rani. Tanggapin niyo po itong 1,000 na ito para... Salamat po, sir. Maraming salamat po. Kasi malaking tulong na ito para sa akin. Para kung importante po. Alam ko, ito, ano, wala lang matitiran eh, no? 66 years old. Wala na rin natutuluyan at nakikitulog lang sa bangketa, di ba? At may sakit pa. Yes, na balikan nyo, kukupkupin natin, bibigyan natin doon sa action center natin. At bibigyan natin, pagpununtahan nyo yan, bibigyan ko pa ng pera yan na mag-angkat kayo ng basahan. At doon sa harapan ng action center, magtinda siya roon, may pagkain siya, may matutulugan siya. Ayun. At hindi na siya magbabayad ng permit, ha? Hindi na siya magbabayad ng permit. Wala. Muli naming binalikan si Kuya Rafael at ipinaalam sa kanya ang tulong na inaalok ni Tatay Rani para sa kanya. Okay lang po ba sa inyo na tumira doon sa action center, tapos doon ko na lang po magtitinda? Hindi po ba pwedeng dito na ako magtinda? Pwede naman po, anong gusto mo? Sa iyo po, ano po sa palagay mo mas mainam para sa inyo? Para sa akin. Kasi dito na ako nakasanay. Matagal na ako dito. Hindi man tinanggap ni Kuya Rafael ang tulong na inaalok ni Tatay Rani, binigyan pa rin namin siya ng 2,000 piso para sa kanyang paghahanap buhay. Tatay Rani, napapasalamat po ako sa lagdag po. Maraming salamat po, Tatay Rani. Malaking utang na loob ko, tatanawin ko sa inyo.